Nagkaroon ng desire na ikalat yung o ipaalam yung kaligtasan. Ngayon doon sa kagustuhan namin yun, maraming pumigil. Kasi ang boni po ay hindi ganun kadami. At ang sabi nila sa akin, paramihin mo muna itong simbahan niyo bago ka lumabas. Hayaan mo munang mabuhay na ganyan yung mga tao dito at saka magtayo mo yung simbahan. Ngayon, logical siya nung time na sinasabi mo sa amin ito. Parang, oo nga, nagliro ka. Pero deep inside, may nagsasabi sa iyong mali. Dahil ang gusto na nila noon, magtatayo ko na naman ang simbahan, hindi pa nga ito. Hindi, oh, sa akin, okay lang, ganun sa kanila na lang siguro. Kasi masisira yung buho ko eh. Magiging mahangin sa loob. No? Sa kanila na lang yan, tapad nyo na lang sa kanila. O, nasa laba ako, nandito pa rin ako sa anniversary, ano? No joke yun. So sabi nyo sa atin, huwag na daw magtayo-tayo ng mga simbahan kasi nga, palaguhin muna ito, palin yung body. No? Maraming kumakontra, maraming umaangal. At sabi ko nga, parang tama. Kung iisipin mo, yung takbo ng isip mo. No, yung kumbaga yung 1 plus 1 equals 2 logic eh. Pero may nagsasabi nga doon sa loob, kung sabi niya, huwag. No? Ngayon, napatunayan ko po nga ngayon, minsan pa ngayon, na tama pala ang hindi nakinig sa kanila. Bakit? Kasi kung nakinig po ako sa kanila, kung pinakinggan namin sila, hindi ko makikita ang 29 year na maubay. No, kaya, kasi sinabi ni Jesus, sumayo kayo sa buong mundo, hindi siya pumayag na mag-stay ang simbahan sa Jerusalem. Kasi ang unang-unang church ay sa Jerusalem. Hindi siya pumayag na palaguin mo na yan, na kailangan mawin muna ang buong Israel. Mawin muna ang lahat ng Hudyo. Hindi nyo ba alam, kahit ang mga apostol ay mismong Hudyo, yung mga tao, winiwin nila ang pumatay sa kanila. No? Paano humintay nila na dito na yung muna tayo, iwin muna natin ito, saka tayo umayon. Siguro dito sa Pilipinas, hindi nakaabot ang kaligtasan. Amin po kami. Kaya nga, tama lang yung sinabi ni Jesus na humayo kayo sa ibang, sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan. At ipangaral ngayon, sabi niya gano'n, sanlibutan na yan, bansa natin ito kaya hindi. Kaya sabi niya sa Samaria, Galilea, hanggang doon sa pinakadulo na, ibig sabihin, lumalabas ka. No? Bakit? Kasi ang kaligtasan po ay unfair kung sa iyo lang i-offer. Kailangan ang kaligtasan ay i-offer din sa iba. No? Kung ayaw mo, kung ayaw ng iba, ang sabi nga ng Biblia, ipagpag mo ang paa mo at umabante mo. No? Ang kaligtasan po ay nakarating sa ibang bansa kasi tinanggihan ng mga Hudyo. Iniwan nila. Kaya nangyari po, sila ang mga apostol ay lumabas ng bansa nila. No? So, praise the Lord kasi tama pala na huwag mong ilalagay ang lahat ng iklog sa isang basket. No? Kayaan mo na ang kaligtasan ay kumalat. Huwag mong ipilit sa mga tao. Ano yun eh? Sa totoo lang, trick. Trick yung katwira na patanggapin mo muna lahat ng tao dito sa lugar na ito, tsaka ka lumabas, tsaka ka humayaw. May mali. Okay po, dito po tayo sa Matthew chapter 5. Tingnan po natin sa verse 5. No? Matthew chapter 5, verse 5. Ito po ang topic.
sa mga nakaraang linggo at anniversary ng Mauban ay malalamay, masasama sa pagbahagi ng salita ng Diyos patungkol sa talatang ito. May mga simbahan po na sinasabi nga sa katabi, oh, makinig ka na. Tapos na simbolo, at saka si Pastor Boy sa introduction, makinig ka na. Napakaganda rito at walang signal. No? Alam niyo ba, meron pong bill na inilalabas sa Senado na ang cellphone ay tatanggalin na sa loob ng classroom dahil karamihan po ng mga estudyante hindi na marunong bumasa. Inisip ko naman, cellphone niya, binabasa yan eh. No? Pero dahil lang sa nakakaagaw ng attention, maganda sa simbahan, may jammer din. Para hindi ma... So, attention po rito. Dito po sa kabuuan ng mga simbahan, may mga simbahan na nag-specialize sila sa end times. End times. Rapture, Armageddon. May mga tao nag-specialize sa mga huling bahagi na last days, yung Antikristo, kailan darating ito, yung eschatology, kailan darating ang Great White Throne Judgment at ang Bima Judgment. Saan magaganap yan, saan, kailan, paano. Sa Bible, meron tinutukoy po na dalawang judgment. Ibig sabihin, kahatulan. Ikaw ay hahatulan. No? Ang tinutukoy ko pong ikaw ay ang mga tumanggi kay Kristo at ang mga tumanggap kay Kristo. Sa Biblia, meron pong tinatawag na Great White Throne Judgment at lahat ng tao na napunta sa impyerno ay haharap doon. Sabi nila, kapag pumasok ka sa impyerno, wala nang labasan, hindi po totoo yun. Dahil ang nakalagay sa Biblia, lahat ng tao na pumasok sa impyerno ay minsan lalabas. Minsan lang. Haharap doon sa Great White Throne Judgment. Bibigyan sila ng formal trial. Sabihin natin. Bibigyan sila ng itong ebidensya, bakit dyan ka pumunta, bakit dyan ang kahatulan mo. At pagkatapos nun, sila ay ibabalik ulit sa impyerno at this time, wala nang labas. Ang makatarong ang Diyos na maabagin, ang Diyos na maawain, ang mismo maglalagay sa kanila doon, bakit kasi inuubos nila ang haba at ang unawa ng Diyos. Sabi nila, ang mercy ng Diyos hindi na uubos. Bakit may mga tao pumunta sa India? Ang mercy na ito, ang awa na ito, ang habag na ito ay pwedeng maubos. Merong red line kung tawagin. Merong boundary kung tawagin na kapag tinawid mo yan, huli na ang lahat sa'yo. Kaya nga may tinatawag na kasalanan walang kapatawaran. Nagagawa ng tao yan habang buhay pa siya. At ang kadalasan pong mga tao na pupunta doon sa kahatulan na siya ay mapupunta sa impyerno ay yung mga taong nagsayang sinayang ang kaligtasan na inaalok ni Jesus. Pangalawang judgment ay yung tinatawag po nating Bima. B-E-M-A, Bima. At ang lahat ng haharap dito ay ang mga born again. Kasama ka at kasama ako.
Ito yung pagbibigay sulit kung ano ang ginawa mo sa lupa habang buhay ka, no? Kasi mga end times na ito, mga dulo-dulo na ito. Akala ng iba, wala nang pagharap, walang paglilitis, walang pagbibigay sulit, no? May tinatawag pang bima, judgment of Christ. Lahat ng Kristiyano ay haharap doon. Worker, pastor, evangelist, propeta, hanggang sa pinakamaliit na Kristiyano, anong ginawa mo? At gusto kong idagda, meron pong pangatlong isa pa, pangatlong judgment. Na ito po ay judgment ng mga anghel, yung mga angels. Sila ay puhusgahan, lilitisin, magbibigay sulit sila. At ang magja-judge dito ay ang mga Kristiyan, hindi ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na tayo ang magbibigay ng judgment. Gaano nila kagandang tinupad? Gaano nila katapat na tinupad ang trabaho nila sa atin? So end times na ito. Ngayon, may mga tao naman na ang minimajor nila ay yung mga doktrina ng Biblia. Walang mali sa doktrina, tama lang yan, kasi ito yung foundation. Pag sinabi natin doktrina, ito yung foundation ng paniniwalaan natin. No? May mga tao ang doktrina nila, wala silang doktrina sa impyerno. Tayo meron. Wala silang doktrina sa langit, katulad ng mga Saduceo, Pariseo. Yung mga Saduceo, hindi naniniwala ata sa anghel yan. No? May mga tao nakapokus sa doktrina, batas. Na dapat ganito, dapat ganyan, at dapat ganito. Meron naman mga tao na katulad po nito, ang concentration nila, yung focus nila ay nandun sa mababang level ng doktrina and so on, ang dami. Pero meron naman pong mga tao na ang concentration nila, ang focus nila, no, nandun sa paghayop. I don't care kung may sakit ako, I don't care kung mahirap ako, basta sabi nila, sumayo ka, kaya hahayo ako. Ang puso ko nasa misyon. Walang mali rin, tama lang, dahil sinabi ni Jesus, pumayo kayo sa buong sanlibutan. At meron namang mga tao na hindi ito ang pinaka-last, naka-concentrate o naka-focus sila paano tanggapin ang binibigay ng Diyos sa atin. May nagsabi po na isang evangelist, sabi niya, nagsalita raw ang Espiritu ng Diyos sa kanila, sa kanya, at ang sabi, there is a great wasting of God's power on earth. May pagsasayang, nasasayang ang kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. Bakit? Kasi tulad ng sabihin natin, halimbawa po, no, yung, hindi ko alam kung ang tawag sa inyo rito, yung saan pala gagaling ang tubig dito na nandun sa tubo. Sa Manila kasi, yun, ano, Maynila. No? Prime water. What if kung butas yan? At ilang araw nang tumatagas yan hanggang sa nagbabaha na yung lupa. What if kung ilang buwan na yan, nabutas yan? At tumatagas, lumalabas na wala man lang nagre-report. Nasasayang yung tubig, tama mo ba? At yan po ang sinabi ng Diyos sa isang evangelist na merong wasting of God's power on earth. Kasi yung inalok ng Diyos ay hindi natatanggap ng mga tao. Nalala ko po noon, nung kausap ko po si Vice Mayor Maribel,
Sabi niya sa akin, merong pan para sa pagpapagawa ng mga, halimbawa, basketball court. Pag hindi nagamit yan, merong pan para makapagpautang ng gobyerno. Pero pag hindi na utang yan, masasayang yan. May kapangyarihan ng Diyos na ino-offer sa atin na kapag hindi natin nakuha, masasayang yan. Ngayon, eto na. Alam niyo ba na ang SSS ay nagpapautang sa mga miyembro nito? Sino pong naniniwala rin? Magsabi ng amin. Kung sino man ang qualified na umutang ng SSS, merong procedure na gagawin. No? Depende sa laki ng... Tulungan nyo. Contribution ang matatanggap mo. Paano kung may problema? 3 taong kang bungal. Paano kung may problema na 5 taong kang hindi naglaglag? Ano mangyayari? May problema na. Ito ang dahilan kung bakit tinuturo ang salita ng Diyos para alam mo yung procedure. At dito po sa Rema, pinipilit ko po yung 2 bagay na yan ang ipokus. 1, yung paghayo. At 2, yung may matanggap tayo. Kasi naranasan ko po na kapag ikaw ay umahayo na wala kang pamasahe, mapipilitan kang maglakad by feet. Magtatayo ka ng simbahan by feet. Noong unang panahon, sa palagay ko, yung unang anniversary, hindi afford ito eh. Ano? Pero, as we go on, natututo kang mag-fit. Hanggang sa natututo ka ng matuto kung paano tanggapin ang ayuda ng Diyos sa iyo. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, hanggang ngayon, gusto ko pong doon tayo. Huwag kang mag-alala sa rapture dahil kahit ayaw mo, ay darating yan. Kahit magpa-arte-arte ka o magpa-delay-delay ka, huwag kang mag-alala, darating yan. Ang langit at ang impyerno, maghihintay lang yan. Kaya nga, ulitin ko po, dito po sa Rema, yan po ang binibigyan ko ng diin. Bakit kasi? Nakakahiya po na magtuturo ka ng kasaganahan pag nag-praise the Lord ka, yung ito, butas. Mahirap maniwala. Kaya nga, dito po sa Biblia, may tinuturo po ang Diyos kung paano matanggap ang mga pangangailangan na ito. Lagi nating sinasabi na yes, siyempre, hindi mawala na by faith. Pero sinabi rin niya rito, katulad po nito sa verse 5, basahin ko, mapayag ang mga mapagkumbaba. Pakitanong ngayon ko pero, may faith ka ba? Ngayon, kung tatanungin ko po ang bawat isa na gano'ng malaki ang faith mo, lahat tayo, kung tutusin, magsasabi ng siguro ganyan. No? Nahihiya pa tayo. Sa totoo, hindi ka pang asigurado kung may faith ka. Pero, yes, nakikita niyo po itong mga ano, yung mga bundok na yung bundok na yan. Bundok pa nga ba yan nandiyan? Mukhang mga puno eh. Sa pamamagitan ng faith, pwede mong ipadala sa sansaran. At sabihin natin yung mga mangingisda, kahit na tinatamad-tamad, hindi na sila lalaot doon, doon na sa tabi ng sansaran, maghagis ng lambat at sabihin niyang ganun, by faith, maraming isda ang papasok. At yes, maraming ang mahuhuli, by faith. So, ang pinakasusi ay by faith.
Pero kung tatanungin ko po ang bawat isa, tulad nga po na sinabi ko, hindi lahat makakaamin o magsasabi na ako ay may faith. Kasi hindi nga naintindihan. Kasi yan ang paraan para makuha ko ang tumbler na ito. Yan ang paraan para makuha ko ang mga pangangailangan ko. Nakukuha niyo mga kapatid, by faith. Pakitanong na, paano mo nga bang makuha yung mga pinangako ng Diyos? O, sige. Sabi niya, mapalad ang mga mapagtumbaba. Pakitanong nga yung katabi niya, mapagtumbaba ka pa. Kumusta bang ugali mo? Maling siguro, sabihin mo, mababa ang height ko. Pero yung kalooban mo, sobrang tangkad. No, taas ng brain. Ito po sinasabi niya, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatanungin nila ang pinangako ng Diyos. Ayokong stop muna tayo sa faith. Kasi yung ugali mo ay pwedeng makakuha ng pangako ng Diyos. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ngayon, bumangit ka na. Ano ba ang mga pangako ng Diyos? One, tagumpay. O, ang isang pangako ng Diyos, kagaling yan. Isang pangako ng Diyos, kasaganahan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako manangutang. Ako na ang magpapautang. Hindi na ako magiging kulelat. Mahunguna na ako. No, kumbaga, valedictorian. Ano pa? Salutatorian and cesarian. Ito ang mga pangako ng Diyos, sabi niya eh. Ano man sakit mo ay pagagalingin ko. Hindi ka na maghihirap. Sa nakalagay sa Bible niya, hindi mo palagi natin sinasabi, hindi ka na mangungutang. Bakit sobrang dami na ng pera mo? Ikaw na magpapautang at kahit hindi ka bayaran, okay lang dahil mayaman ako. Sino nagsabi niyan? Ang Biblia, sabi niyang ganun. Tapos ito pa, sabi niya, sa panahon ng hilangin, ano ba yung hilangin? Naghihilahan kayo. Naghihilahan kayo ng tathana. Sa panahon ng hilangin, sabi ng Diyos, sasamahan kita. Sa panahon ng problema, hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita. Dumating man sa iyo ang time ng kaaway, tulad ng ano, andiyan ang cancer, stage 1, 2, 3, 4, 5. Ang sabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasamahan kita. Kung may stage 5. Ito ang mga pangako ng Diyos. Hanggang sa, eh, hindi ko na po bubuksan ito kasi ito po yung nasa Deuteronomy 28. Ang sabi niya, lahat ng hahawakan ang kamay mo. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Sabi niya, lahat ng hahawakan ang kamay mo ay pagpapalain ko. Pakisabi nga sa katabi, hawakan mo nga. Tapos ang sabi pa niya, yung lalagyan mo ng palamigasan ay hindi mauubusan. Tapos ito pa. Ito pa yung isang nakakatuwa na nakalagay sa Biblia. Isang pagpapala ng Diyos. Yung tinatawag nating sinita. At uulitin ko po sa inyo ito, sabi niya, sige, magtrabaho ka unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, pangapat na taon, panglimang taon, panganim na taon. Pagdating niya, yung pitong taon, stop! Magbakasyon ka.
Gano'ng katagal? 1 year! Magbakasyon ka, magburatay ka. Ngayon, sasabihin mo, kung titigil ako sa trabaho, ano ang kakainin ko? 1 year! Sabi ng Diyos, pagdating na ika-aling na taon, pagpapalain kita na aabuti ng 1 taon ang ipon mo. Na sobrang dami, hindi ka na magtatrabaho. Ang isip ng Diyos, ano bang tawag dito? Pampering ka. No? Pampering ka. Na kumbaga, anak, saan ang gusto mong bakasyon? Yung pagpahingalin ka, hindi puro trabaho, 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 at isa pang trabaho. Tapos ito pa, sabi niya, Lord, kailan kami magtatrabaho? Kailan ka ulit kami magsisimula? Sa kaigwalang taon. 1 taon, sobrang dami ng ipon mo na hindi mo kailangan magtrabaho. Bubusugin ka ng Diyos. Yan ang sinita. Nakalagay sa Biblia, ilang beses na po binanggit dito sa mauman. At sabi niya, pagdating na 8 taon, magsisimula kang magtrabaho, yung pagpapalang ibinigay ko sa iyo noong 6 na taon, hindi pa ubus. Huwag mong sabihin na ang Diyos ay puripor. Huwag mong sabihin na ang gusto ng Diyos ay pahirapan ka. Kaya nagkakasakit ang mga tao eh, kasi puro kayod, kayod, kayod. Pero magtatrabaho ka pa kung meron kang may bibigay. Sabi mo nga kayo sa katabi mo, no? Hindi kung katabi mo, mama mo, sabi mo, Ma, pag natutulang ito, hindi ka na magtatrabaho. Sabi mo, mapapagamot ko na ang kuya. Mapag-aaral ko na ang ahate. Bakit? Magpapalain ka ng Diyos eh. Yan ang mga pangako ng Diyos. O pa, ano nga? Yes, makukuha mo by faith. Pero ang sinasabi rito, mapalad ang mapagkumbaba sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Makukuha mo yan dahilan sa ugali mo. Pakisabunutan yung katabi at sabihin, umayos ka. Kaya pala tayo nangihirap eh. Dahil sa ugali eh. Eh, paano nga bang pagpapalay? Kasi gusto ko pong magbigay lang tayo ng konting focus dito. Minsan kasi, by faith, by faith, by faith, by faith. Tama naman, hindi ka naman pwede maligtas kung walang faith eh. Pero alam nyo dito sa sinasabi dito, yung ugali mo, ang isang paraan para makuha mo yung pangako ng Diyos. Isa pa, minsan pa, pakisabi sa katabi, kailan ka babalik? Aba, ay ano? Basahin ko muli. Mapalad ang mga mapagkumbaba! Sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Yung ugali mo, may kapangyarihan ito na makuha ang promises ni Lord. Ang tinutukoy kasi niya po rito ay yung lupa eh. No, magandang bigyan ko po ng konting background. Ito kasing Earth ay planeta. No, may north, south, east, west. Ngayon, ang langit po, ayon sa Ezekiel, Revelation, Isaiah, at saka mga iba't ibang lugar ng Biblia, ay may north, south, east, west. May kalsada, may bundok. No? Ngayon, ang trono ng Diyos ay nasa north ng lugar na ito. Ngayon, sa mga nagbasa po ng Biblia, sabi nila, sa paliwanag o sa description ng Biblia, ang langit ay parang isang planeta. Planet. At ang sabi ng Diyos, one day, ang lumang earth at ang lumang heaven ay mag-merge. Magiging isang bagong planeta. At ang tawag dito, ang new earth at ang new heaven.
At sabi niya, lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay titira doon. Yan yung promise na tinutukoy dito eh. Pero hindi lang yung kasi promise ng Diyos yan, ibig sabihin. Hindi lang isa ang promise ni Lord, kung hindi napakaraming promise ni Lord. At ang way para makuha ang mga promises na to, yes, by faith. Pero yung ugali mo rin, nakukuha niyo mga kapatid. Mapalad ang mga mapagkumbaba. Ano ba yung mapagkumbaba? Yung height? Tubig. Yung loob. Kasi may mga tao mga dagol-dagol eh. Ang laki-laki pero napakahini. Napakabait. At yung loob ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung tangkad mo sa ugali. Nakukuha niyo mga kapatid. Mapalad ang mapagkumbaba sa pagkatatamunin nila ang pinangako ng Diyos. Ngayon, baliktarin natin. Ano ba kabaliktaran ng mapalad? Ano po? Anong malapad? Ano ang kabaliktaran ng mapalad? Ha? Malas! O sige, basahin natin ito. Kabaliktarin natin. Malas ang mga hindi mapagkumbaba. Sapagkat hindi nila tatamuhin ang ipinangako ng Diyos. Tama ba o mali? Therefore, ulitin ko po, pakisabi sa katabi, para swertihin tayo, magbago ba na ng ugali? Although ang swerte, hindi naman talaga swerte yan. Hindi ang magandang gamitin ng word yan eh. Pero ang swerte kasi, meaning pagpapala. May mga tao po na talagang pinagpapala ni Lord eh. At merong mga tao hindi. Ngayon, somehow, itong ugali nito na ito, nung naboy naging ako, naboy naging ka, naboy naging tayo, may nakuha nga ugali ni Lord eh. Lahat tayo, lahat tayo. Hindi pa kayo mga kapatid. Lahat tayo. Tingnan mo, go. Kahit sino ito, kahit nga unbeliever eh. Lahat sila ayaw sa mayabang. Amin po ba? Ayaw natin sa mayabang. Walang may gusto sa atin kahit na mayabang siya. Ayaw pa rin niya sa mayabang. Ang magdala ko ay galit sa kapwa. Ayaw niya. Alam niyang mali yan. Ang pinagpapala yung mababang loob. May dalawa pong magnanakaw. Kasama ni Jesus. Nakapango. Si Jesus ang nasa gitna. Sabi nung isa, kung talagang alam ka ng Diyos, bumaba ka rin, pati kami, baba mo rin. Sumagot yung isa, sabi niya, tayo ay dapat lang mapako dahil masamang tao tayo. Pero siya, wala siyang kasalanan. Alam niyo, itong mga tao ito, marami ng pinatay. Nakukuha niyo mga kapatid, marami ng pinatay ang mga tao niya. Kaya nga sila napunta rin eh, kasi mga grabe kasalanan nito. Kung mag-aaralan niyo, sila yung mga nag-aambush. Marami na silang binawian ng buhay. Wala pa namang baril noon, pero may mga sipat at kutsilyo, itak. Paano ba silang pumatay? Marami silang pinatay. Pero tingnan niyo yung isa. Unahan ko na kayo, yung isa ay nakarating sa paraiso. Bakit? Kasi nagkaganong-ganong. Ano ba tawag sa ganon?
penitensya. Siya ba nagpasyam? Nagpa 40 days? Namigay ng mga abuloy sa mga tao? Nagpabautismo sa tubig? Pwede ba magpabautismo yung nakapako na? Sabi nga ng iba eh, kailangan mabautismo ka sa tubig, sa church namin para maligtas ka. Makakababa ba yun? Nakapako na nun? Ang sama-sama. Tapos ito pa ang sabi. Karapat dapat lang mangyari sa atin ito. And yet, sabi ni Jesus, may maraming nito sasama pa sa akin sa paraiso. Bakit? Kasi sa kapapaan, umuno, yung time na yun, hindi niya kailangan ng kayamanan, hindi niya kailangan ng pagalingan, ang kailangan niya kaligtasan. Isa lang na ugali ang umiran sa kanya. Sabi niya ganun, Panginoon, huwag mo akong kakalimutan. Doon yung pagmamakaawa niya na, huwag mo akong kalimutan. Nakukuha niyo mga kapatid. Noong tayong ni Joseph, kung maalala niyo po si Joseph, may 20 tao doon sa bilangguan, magsasaitra ako. Yung isa na bilanggo, yung baker, panadero ni Paraon. Di ko yung mayir. Number 2, pangalawang kasama ni Joseph sa bilangguan, yung taga buhos ng wine, alak. At ang sabi nila, sabi ni Joseph, ikaw na gumagawa ng tinapay, ikaw ay mamamatay. Sabi ni Jesus, nung huling hapunan, eto ang aking katawan, eto ang tinapay, pinagpira-piraso. Mamamatay ang laman ni Jesus. Panahon pa lang ni Joseph, sinasabi na niya doon sa Genesis chapter 40 ang mangyayari kay Jesus. Samantalang ikaw na kadasali ng alak, nagsisignify ng dugo ni Jesus, ikaw ang mabubuhay. At dahilan sa dugo ni Jesus, tayo ay mabubuhay. Hindi naman may bayad eh. Walang bayad po ang dugo ni Jesus, ang kaligtasan, wala. Ang hinihingi lang yung ugali mo. Yung ugali mo lang. Para makuha mo ang awa, ang biyaya, ang tulor, ang saklulo, ang pagpapala ng isang ugali mo lang. Kasi marami pong mga Kristiyano, ah, boy na gila ko, ah, Kristiyano ako. Pero ang mga ugali, hindi po na ito. Hindi mo ba alam nakaka-apekto ito? Yung ugali mo, ito ang kukuha ng pangako ng Diyos. Ano nangyari ito sa taong pinakudod isa? Yung isa mayabang. Taas. Ang Kristyanismo po ay hindi parang basketball na patangkaran. Ang Kristyanismo ay pababaan. Magpakumbaba ka sa harapan ng iyong Diyos at pagdating ng tamang panahon, tataas ka niya. Hindi makakarating ang mauban sa ganito kung ito puro yabang. Somehow, may mga ugali po ang mga leaders natin dito. Kaya pinagpala. May merong humility, may kababaan.
Otherwise, hindi magpapalain ang Diyos. Mayroong servant heart na parang gusto kong tumulong, maglingkod, magpala. Hindi puro faith eh. Kasi, yung galing. Hindi ko alam bakit kailang balik-balikan ito eh. Anong ugali mo mga pagka? Tignan mo ito. Anong ugali mo mga pagka hindi mo nakuha ang gusto? Hindi lang binigay ng nanay mo yung baon mo, yung cellphone na gusto mo eh. Ma, alis na ako. Pumunta na ako sa kabilang bahay. Mag-aalas sa balutan ka na. Bakit hindi ka lang nabigyan? Anong ugali mo mga pagka hindi ko lang pagbigyan? Yung nandun sa loob eh, kasi kapag ka, hindi ka lang pagbibigyan ang pinipisa ka. At yung goal eh, kapag pinipisa mo, ano lalabas? Close up. Ang ugali ko, anong pagsinisimulang pagpisa eh. Paano kapag kinontra ka? Paano kapag pinintasan ka? Paano kapag ka sinalungat ka? Paano kapag pinira ka? Paano pag pinaringgan ka? Paano pag pinag-initan ka? Paano pag pinagkaisa ka? Paano kapag binintang ka? Alam mo, bilang boy naging hinahanapan tayo ng Diyos ko. Paano kapag sinasabi sa ito, sinasabi na ganito na ang pangit mo? Eh, diba tamang attitude rin? Isip ko sa inyo mo, baka totoo. The truth will set you free. Minsan kaya, ayoko pong diretso yun eh, pero sabihin ko na nga lang. Kaya minsan hindi mo matanggap kung hinihingi mo sa Diyos dahil sa ugali mo. Nagpuhay naman ako, oh. Ano ba? Nag-opening ako, magkano? 5 piso. Bakit hindi sinagot ng Diyos yung kailangan ko? Meron kinalaman ng ugali. Nakukuha niyo mga kapatid. Somehow, nandun yung ugali. At ito po, itutuloy ko po ito, sabi niya, bakit ko po sinasabi itong ganito sa inyo? Kasi po, ito yung series sa totoo lang. Kung matatandaan niyo po itong topic na ito, ito yung mga bagay na dapat top-notcher ka. First time ko nakasama si Sakto, sa auto, saka to si Mary, saka si Doris. Saan ka ba pinakamagaling na subject? Ikaw, isa lang naman ng Sakto rito, wala pa lang, wala nang Saktong ganyan ngayon, di ba? Kasi nung pinangalang ata, ha? Ina na. No, nanay ka na? Ah, kasi 18 na. Saan ka ba pinaka, saan ba yung top notcher kang subject? Sa recess? Saan? Ah, Pilipino! So, top ka, ganyan. So, okay, Pilipino. Ako po ay laging top 5 sa noisy. Nung ako ay elementary. Naranasan ko pong tatayo rito, kasama ko yung mga kasama kong noisy. Hindi akong valedictorian, no? Pero, nakakagat kami ng ruler. Dahil lagi akong kasama sa noisy. Eh, ako parang hindi makontrol eh. Maingay ka talaga eh. So, Pilipino, alam niyo po sa akin po ng Biblia, may mga subject na dapat ang Kristiyano top-notcher. Babanggitin ko, dahil hindi ko lang po maisa-isa ito kasi tapos na ito sa Facebook Live eh. Number one, sa pagbibigay! Dapat top-notcher ka. Nasabi na po natin ang mundo sa kasimbagan. Dapat ito yung inaabot ng mga Kristiyano. Number 3, pananalangin. Gano'n matagal mag-pray? 1 minute. Napuspus na ako eh. Okay, hindi na. Hindi. Sabi nga, yung
Yung meron po akong nabalitaan kanina, mabagin ko na lang. Meron po yung isang kasama natin ngayon, umuwi siya. Kinanto na lang sa akin kanina kung habang papunta kami dito. Nakaramdam daw siya, nakasakay sa jeep, nakaramdam siya ng kabigatan sa prayer. Ano nangyari? Nag-pray. Hindi lang yung sinabi kung gano'ng katagal siyang nag-pray, pero maya-maya yung jeep na sinasakyan niya, tumaob. Kanina lang yun, kagabi ata nangyari. Tumaob. So mabilis. Kasi may iyon, iniwasan daw bisikleta galing sa lamay. Anong salibin? Ngayon, ang sabi niya, walang nasaktan lahat. What if hindi na nalangin ang tao ito dahil tamad? Kasalanan niya kung may mamatay dyan. Pati buhay niya. Huwag mong sinisisi ang Diyos na magkapipari na nangyayari. Dahil mailigtas yan, hindi sa pag-iingat ng driver. Huwag kayo na nakasalalay sa pag-iingat ng driver. Mailigtas yan ang buhay ng mga tao niya dahil sa nag-pray. Sabi niya kanina, paano kung tinamad siya? May mga tao, prayer request lang, no? Kaya pala nakaramdam ng bigat. Hindi ko ba napapansin pagdating ng madaling araw, nagising tayo at gusto natin mag-pray? Yan ang time na ewan ko ba naman, ang Diyos ay napakahiyap kung kailan tulog ka na. Kung kailan alas stress ng madaling araw, doon ka ginigising. Doon ka alam ng Diyos na puyat ako. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na magandang i-Facebook live natin na ang Diyos walang pakialam. Ang malamit sa Kanya, sumunod ka. Kasi nakasalalay ang buhay ng mga tao, buhay ng pamilya mo, buhay mo sa pagsunod na ito. May mga sa katabi mo rin, pag-uwag ka rin ang tabi mo yung mga ito. O, wala nang nagsabi. Number three, magpanalangin, yung panalanginin, yung may diin, hindi yung Lord, twinkle, twinkle, little star, our wonder. Hindi yun, kundi talagang prayer na uupuan mo ito. Number four, tiyaga. Dapat top-notcher ka sa tiyaga. Mahaba ang pasensya. At number five, yung pagpapakumbaba. Kasi nakakatisip po yung mga Kristiyano na walang ganitong ugali tinahinaw. Bakit nga ba Kristiyano? Eh, ulitin ko po yung pinaka palaging sinasabi, ang Kristiyano ay isang taong gumagaya kay Kristo. Ang isang Kristiyano ay isang tao na gumagaya, tumutulad kay Kristo. Kung paano mag-isip si Kristo, gano'n nag-iisip ang isang Kristiyano. Kung paano kumilos si Kristo, gano'n kumikilos sa isang Kristiyano. Kung paano magsalita si Kristo, gano'n nagsasalita isang Kristiyano. So Jesus hindi nagmumura, kaya walang tunay na Kristiyano ang nagmumura. Ginagaya mo. Kaya na po ako mag-ray. Minsan sinasabi ko sinabi, oh, magmumus ka! Ano sa English yun? Don't judge me. Huwag magmumus ka! Siguro pwede akong magmumus ka ng kaunti, ano? Paano? Alam ko, kung matapag ka. Bakit nakikita yun? Eh, bakit si ganito? Hayaan mo na yun, exempted yun. Ito po. Alam niyo kung sino makakapag-judge kung yung ugali mo ay Kristiyano na, yung katabi mo. At tingnan mo yung katabi mo. Kasi Kristiyano ko sa standard mo, sa sukatan mo, pero actually yung katabi mo eh. Hindi ako po kayo.
Punta tayo sa Philippians. Filipos. Filipos chapter 4. No? Bigyan mo ako ng tubig sa cup. Filipos chapter 4. Nakakatuwa naman po na ano. Una kong makikita pagpasok ko rito sa atin kasi hindi kakasal. Kasi mamaya magpapicture tayo per table, ha? Ang ganda yun. Hindi siya ginawa parang ano, parang pwedeng yung service mamaya, diretso kain. No? Kanya-kanyang minis. Ayan. Narito ang tubig. Excuse me. Alam niyo, lagi ako napupulaan dito ng mga taong ewan eh. Kasi ang pastor daw dapat hindi nagpapatawa. Dahil ang Biblia raw ay swerve. Banaw. Hindi daw dapat nagpapatawa. Kasi ang Diyos daw hindi nagpapatawa. Oh! Mali ka na naman dyan. Ang Diyos ay may sense of humor. Patutunayan ko sa inyo na ang Diyos ay marunong magpatawa. Tumulong mo natin. Tignan nyo, tumawa kayo. Ang gusto ng Diyos, variety. So dito po tayo sa Filipos. No? Filipos. Chapter 4. Ito ay dapat babanggitin ko ng mga nakaraan ko. Pero somehow, sisingit ako sa patalastas eh. Natatandaan nyo ba yung verse na mga minamahal, sabi niya, sundin niyo ang inyong mga leader dahil magbibigay sulit sila sa Panginoon. Kapag hindi niyo susundin, malulungkot sila at makakasama sa inyo ito. Natatandaan yung verse na yan sa Hebrews 13:17. Alam niyo yung word dito, no, na ano ba plano natin? Hanggang mamaya nga po pa, paano? Kasi may sinasabi siya rito, alam mo, napapansin ko mulay. Obviously, pastor, may sinasabi kasi siya rito na ikaw at ako, kasama si Pastor Amy, tayong mga leader, ay magyari po sa Diyos. Nakalagay ko sa Hebrews 13:17 na may pagre-report tayo. Dahil sila'y magbibigay sulit. At kung malulungkot tayo, mapapasama sila. At yung lungkot na yun ay kabahagi yung pagre-report natin sa kanya. At kapag ka nalungkot tayo, dahil sa performance ng mga nasa ilalim natin, ha-apektuhan sila. Kasi magbibigay sulit. Na kapag ka, ulitin ko, kapag ka nalungkot si Pastora Amy, may epekto ito sa ilalim mo. Kasi magre-report siya. Binabalik-balikan ko, ha? At mamaya natin ituloy. Pero may sinasabi siya na yung may pagsusumbong ang mga leaders sa Diyos. At ang isusumbong nila yung nasa baba. At kapag ka hindi maayos ang pagsunod, may epektong mangyayari. Kasi pastor, ang tinutukoy niya rito, pakita niyo muna sa mga pastor, nasa, although mawawala ako sa topic eh, pero yung nasa ilalim mo ang magbidesisyon kung sasagana yun o hindi, actually ikaw. Kasi si Pablo nag
kung pwede ko sa Diyos na itong mga taga-Pilipos na ito ay naging matulungan sa akin. Itong pagsusulit niya, pag-relocate, naging madalami ng mga taong ito sa akin nung wala nang gustong tumulong. Sila lang ang kaagapay ko. Sila lang ang kasama ko nung andun ako sa Thessalonica. Ngayon nandito ako. Sabi nang ganun, ikaw lang ang tumulong. Itong nire-report mo sa Diyos. And therefore, dahil maganda ang performance ang pagsunod niya kay Pastor, at sabi niya, at magagawa ng Diyos, pasaganahin sila. Kasi yung pastor nagre-report. Minsan may mga tao lang pakialam sa pastor. Hindi mo ba alam pag napalungkot mo yan, magre-report yan sa Diyos? Ang papa sa mama. Kapag hindi maganda ang report ng mamaya tuloy natin, magundutuloy. May epekto yung nararamdaman, pinasama mo ba ang loob? Mga magulang, pilitin niyo kong ipanalangin ang mga anak niyo. Mga anak, pilitin niyo, hindi niyo pinapasama ang loob ng inyong magulang. Dapat nandun yung paggalang, nandun yung respeto. Kaya makulit si tatay, nanay, born again ka na. I-respeto mo. Pwede kang tumanggi ng andun ang respeto. Kasi may kalaking kapangako ito. Malayo ang mararating mo hanggang Manila. Hanggang ibang bansa. Malaki ang maaabot mo. Nagkakilala ako sa isang probinsya eh. Pinanganak doon, lumaki doon, nag-asawa doon, napatay doon. Sabi mo ba na, nakarating ba yun? Wala. Doon lang sa barangay. Alam niya, sabi niya, kapag hindi ka ma-respeto sa magulang mo, ganun ka lang. E kaso mawawala tayo sa sabit eh. Pero yung report ng leader, itong si Mary, pinasasama ang loob ko, maa-apentuan ka. Tingnan niyo yun, sabi niya, man in my God, will supply all of the needs. Kanina yung sinabi sa Pilipos lang. Hindi yung sinabi kahit kanina. Inaangkin natin, pero nandiyan pa kayo. Dito po sa verse 1. Hindi naman natin tatapusin ito kasi meron pa tayong hapon eh. Pero, tingnan niyo po ha, sabi niya ganun, magalak kayo sa Panginoon, kaya nga minamahal ko mga kapatid, aking kadalangan at karangalan na lagi kong kinasasabikan makita muli. Magpakadatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Gusto! Yodia! Sintike! Sino ito? Pangalan ng mga babae ito. Basta meron ka ba rin itong kasamaan na masipag pero hindi magkasundo? Laging magka... Pero masipag sa gawain, meron ka bang gano'n? Ay, gusto kong malaman. Kismoso ko minsan. Lahat ng simbahan, meron ganito na parang hindi pwedeng pagsamahan niya kasi nagbabagal. Although, mga nakakatuloy. Ngayon, itong mga tao ito na ganyan ang ugali, nagmana kay Yodja at kay Sintiki. Sabi niya, Yodja, Sintiki, nakikiusap ako sa inyo, magkasundo na kayo, di lang magkatatid sa Panginoon. E pinakikiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babae nito, dati nila kaya kung sila lang. Kailangan lagi may namamagitan bakit magbabagaan eh. At sabi niya gano'n, sila naman ay nakatulong sa pagpapalagarap ng mabuting balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, kahit di sila magkasundo, di bali, same na yan. Huwag na magbabaksel. Number 4, magalak kayo lagi sa Panginoon. Okay. Itinutuloy ko ngayon, mga kapatid,
required sa atin ang laging maging masaya sa Panginoon. Ano ba yung kanta lang? Kumusta ka, ikaw ay walang pinag... Ano ba yun? Walang. Kumusta ka, ikaw ay walang pinagkaiba. Ang susunod, ganyan ka pa rin ng tanda-tanda. Habang ika'y papalayo o kawawa, ang lungkot naman ang buhay na ito, tinitingnan pala niya habang lumalayo. Alam niyo, sabi niyo gano'n, bilang Kristiyano, narinig ko sinabi ni Marital kanila eh, ang daming pinagdaanan, baka dumating ang 29 years old, 29th, ang dami. Pero alam niyo, doon sa dami na yan, sa dami ng taon na yan, isang nire-require o gali ng Diyos sa ating lahat, magalak kayo palagi. Happy lang. Huwag, ano ba yung, ano ba yung katang ito, yung ano, tumulo na, yung mga matatanda, alam mo ito eh. Ang luha sa akong mata, napangit ba, lagi na lang, pastor, minsan napapagod ako. Ano mo ba, aling mayroon, napapagod ako. Lahat na lang ng mga Kristiyano, kailangan palakasin. Lagi na lang napapagod, nakakapagod yung nakakapagod. Lagi na lang, kasi ganito, napapagod, napasukunan. Bakit ka susunod? Saan ka susunod? Sa akin? Bakit ka susunod? Lagi na lang, pagod na ako, parang hindi ko na kaya na ano. Tumayo mo na, diyon ka ng huminga. Tapos kung mayroon ka, lumayon ko, hindi ka lang makikita kasi kapag ka lumatay ka pala, hindi ka pa, gastos mo yan. Sabi ko sa kapatid ko yan minsan, napapagod ako kuya, ganoon sana mawala sa, doon kasi hindi ko alam ha, para hindi kita, papahanap kita kunwari, pero hindi. Eto, bibigyan pa ako ng problema eh. Mga Kristiyano ko lang, bakit lagi na lang? Napapagod na, nang hihina, nang lulupay-pay. Kala mo natalo sa, paano kasi nag-waiting pa? Ayan, plaso na lahat. Eh mga kapatid, alam niyo ang sabi ng Biblia? Magalak kayo lagi sa Panginoon. Sa kabiguan man, tagumpay, ano dapat yung magalak kayo sa Panginoon? Ito naman mga ugali natin, top notch. Hindi yung halaman mo, lagi ko na lang mahal na araw. Ano ba? Mukha bang araw ng patay na. Alam ko ang pakiramdam po ng namatayan. Sabi nga noon eh, pagka nag-iingatan na yung mga namatayan, hindi ko lang bigyan eh. Pero nung ako namatay na, nai-tatay ko ngayon, alam ko na. Masakit. Malungkot. Nalulunod sa lungkot. Pero hindi naman lahat namatayan eh. Bakit? No. Pag tumayo ka, andun yung sigla. Pag naglakad ka, how many miles ba per second ang lakad mo? Yung mga nangulupay-pay ganito eh. Para bang nakikita mo, ayan may problema na naman yung batang yan. Ayan ang tawag mo sa ganito pag naglalakad. Eh, zombie niyo. Hindi, kapag naglakad ka, no, pagising sa umaga, sasabihin natin, yung baboy mo, nakatay lahat ng anak. Wala kang kikitain. Ano dapat ang attitude? Sabi niya, magalak tayo sa Panginoon. Yung lakad mo, may bilis. At ang pagkamay mo, may diin. At ang lumalabas sa bibig mo, purihin ang Panginoon. Sabi niya, ganyan daw dapat ang ugali. Kasi may kinalaman niya sa pagtanggap mo sa Panginoon. Hello? Ang dami kayong problema dito ni Pablo. Ngayon sabi niya, rejoice. And again, I say, rejoice in the Lord. Dami niyang problema. Alam niyo kung bakit sabi niya, rejoice? Kasi mawawala din yan. Bukas ang tagumpay na sa akin na. Kaya huwag mo humusgahan. No, maaaring madapa ako ngayon. Bukas, maya-maya, nakatayo na ako. Hello po. May umutang sa akin ng computer.
Iniisip ko, magbabayad ba ito? 20 million. Sabi, Pastor, sabi niya, babayaran din kita kung lugaran. Iniisip ko, hindi kita kilala eh. E miyembro. Mga kapatid, ang miyembro, tangi ng miyembro. Alam niyo kung bakit? Pag hindi nakabayad, di na atin. Amen. Tatago. Pinang pinabayaran ako na. Sige, sige, sabi ko ganyan. Abay, isang linggo nakuha niya yung computer, di na magpakita. Sabi ko na, nag-prophesy na ako eh. E di nakala naman ng 20 min. Minsan, magpupunta ka sa Divisoria, malalaglagan ka ng 20 min. Oh, ano gagawin mo ngayon? Alam niyo, magkano? 20? Ah, 22. Oh, sorry, correct ko. 22, nawala. Nakakapagdurot ang lalabot sa'yo, pero alam niyo sabi ni Lord, magalak ka. Bakit? Kasi pag yan, isinumbong mo sa Diyos na may nagnakaw sa'yo, 7 times! Ibabalik ng Panginoon ang nawala sa'yo. Kung hindi niya mananakaw ang sigla sa'yo, Satan cannot steal your joy, he cannot keep your blessings. Hindi mo sabi ni Jerry sabihin yan? Andun yung attitude mo. Ang sarap, Pastor, na nakikita mo yung miyembro mo na ang dami yung problema, and yet may hindi sa labi, may galak sa mukha. Ano ba yung katang yan? Kumukuti, kutita. Ano ba kata yan? Tapos, ano, hindi ko alam yung kate, na ating pagmaslan ang mga, ano ba yun? Eh, ikaw din, hindi mo rin alam eh. Kahit walang pera, laging masaya, kanya lang buhay, pag naka Jesus, laging may ganap, may galak sa tuwing nga. Bakit? Ibabalik ng Diyos yan! Bakit tayo kasi hindi tayo nawawala ng ano? Ano? Tinan yung battery nyo. Kanina 100% full yan, di ba? Mamaya naging 90, naging 80, naging 70. Mga kapatid, tayo dapat laging 100. Bakit kasi? Sekso, lignig, at umaarpar! Yun ang charge natin sa Panginoon. Pero sa mga yan, nakikita pa lang yung mukha mo. Ay, alam mo masyadong negative na nanulumbat. Nakakapagpagigan ng buhay. Pagkasama kita, nabibigatan ako. No? May problema na ako sa sarili. Nakikita pa kita. Dumudurli pa ang problema. Tumulong pa sa nanay mo. Tumulong pa sa pastor mo. Maging masaya ang mundo natin. Eh, kung meron ka rito nakakatang, I like to teach the world to sing in perfect harmony. Patalastas ng kopya ng unang panahon, hindi pa kayo pinapanganap. Nalang saya sana kapag ka nandun yung pagpasok sa simbahan, paggising sa umaga, sa kabila na may problema, ang unang pinupuli nito. Kaysa, ay! Dagdag ka sa bigat sa Diyos. Hindi maganda. Sana pagka nakita ng Diyos pagising, gagalap mo rin ka, Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, tara, kwentuhan tayo. Sarap mo kasama. Magaan kang kasama. Yung ano eh. Ito yung kailangan ano eh. Alam mo mga kapatid, sa Bible, ito yung Pastor Mulo, Pastor Eli, Pastor Jebani, sino ba? Diyan si Pastor Badong at si Pastor Abi. Alam mo, turuan natin ang miyembro natin na kapag nalulungkot, pumunta lang sa church, paglabas, masaya na. Ang sarap na, nakalagay sa Bible yan, yung nalulungkot sila, punta lang sila sa mga kasama lang pag-uwi, ang saya-saya. There is something sa pagsasama-sama na ang nakakahawa. Na ang saya-saya. Sa simbahan, makakalimutan mo ang problema. Ah, di ba? Hindi ba gana ito, lagi nung sasabi, ito naman si sister, magte-testify, pag-pray niyo ako. Bakit? Hindi ko alam. Wala lang. Lagi nga lang ganun. So, sabi niya ganun, ipadama ninyo sa lahat ng inyong magandang loob. Dito kasi, ang sinasabi niya, ipadama, let your kababaan
ay makita ng lahat. No? Ah, sige. Talagot mo yung katabi mo. Diba, mula na yun, makikita mo ang kababaan ko. Ipadama! Baba! Ano ibig sabihin na ipadama? Ikaw ba, Doris? Ito si Doris. Doris Salak. Ganda na suot mo, ah. Ah, Quintas, na talagang ano, naka-kilay is light. Ang ganda lang naman. Ang ganda lang, ano, ganda lang aura mo ngayon, eh. Alam nyo, required sa may asawa, dahil nagkakausin ako mag-asawa, eh. Na dapat nararamdaman yung pagmamahal. Tama? Yan, isang successful na dapat happy ka, padama mo. No? Ngayon ito eh, hindi lang siya, hindi tayong lahat, ipadama natin ang ating kababaang loob. Required tayong ipakita ang ating kababaang loob. Pinapadama ko nga eh, alam yung katapangan ko. Hindi ganun. Required sa ating mga Kristiyano na ipadama ang kababaang loob. Alam niyo, sabi niya rito, let your gentleness sa ibang translation. Hindi tapang. Hindi yung gentle ka. Hindi naman ang ilig sabihin, hindi makabasag pinggan, pero kapag pinagalitan, nakukuha niyo mga kapatid. Yung ugali. Andiyan ba kayo? Tapos sasabi niya rito, ipatamanin nyo ang inyong kagandahang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Dapat nandun yung attitude na kahit saan ka pumunta, malapit na dumating ang Panginoon. Saan ka man makarating, malapit na dumating ang Panginoon. Naimbita ka sa Christmas party, malapit na dumating. Naimbita ka sa graduation, malapit na dumating ang Panginoon. Naimbitahan ka sa anniversary, naimbitahan ka sa birthday, naimbitahan ka sa reunion, andun dapat palagi, nandun sa loob mo na labi na dumating ang Panginoon. Nagaling po kami ng Manila mula po sa Morong hanggang dito. Hindi ko alam tawag na nga dito sa kalsada ng Ilocena ng Milana sa highway. Yung parang sa likod. Ano ba tawag sa likod? Bypass? Bypass? Alam mo, iniisip ko kanina habang antok na antok ako doon. Mamaneo si Bato. Mula Morong, Mabitak, Pami, gusto ko doon? Pamini? Ha? Pagsanghan, sinuluhan? Ano ba yung mga dinaanan natin? Ayan! Ang dami, di ba? Alam niyo, habang ano, atok na atok ako kanina na sa kabila ng pagganong-ganon, alam niyo yun? Nakasakay na ba? Duma na ba kayo rin? Eh, late kami. At siyempre, bilisan mo. Kaya kami, gaganong-ganong. Gumaganong-ganong. Nagtatawa sila kasi may baby. Yung baby kasi gumaganong. Lumilipat na ata doon sa kabila, sa katabi yung baby. Alam mo, kahit saan magpuntang gano'n, sabi ko, magandang yung simbahan magkaroon dito. Magkaroon sa susunod. Bakit kasi ang tingin mo, malapit na dumating ang Panginoon. Kasi alam niyo, pagka nawala sa kataas yung priority yung pagdating ng Panginoon, malalamig ka. Tatamarin ka. Ito po yung mga ugali na sinasabi ng Diyos. Dapat nandun palagi. Sa tapusin na nito. Sabi niya ganoon, ipadama ninyo sa lahat ang inyong pagandang loob. Okay lang, Pastor, magsalita ako. Bakit ako speaker eh. Kung dumating man si Madam Trixie sa bahay namin, ilang beses ko na nakikita si Trixie. Required ako bilang Kristiyano, maramdaman niya ang magandang loob. Hindi, andyan na naman yung pamit na yan. No. Akala niyo ba wala sa Diyos to? Hindi.
apektado ang Diyos kapag ka ganito ang gali mo. Magpakita ka ng maganda. Magpakita ka ng maganda ugali. Magpakita ka ng maganda loob. Huwag kang magpap. Ang mga Kristiyano, sa dula ka lang yung mga ano. Wala akong makausap dito. Ito lang eh. Pwede ba ako pumunta sa Bandaro? Alam niyo, mga isa sa mga pinakasinungaling na tao sa mundo, worker. Alam ko, napaka mga sinungaling nito mga ito. Alam niyo ko bakit? Oh, bago tayo mag-Bible study, kumain muna kayo. Sabi ka lang, okay na, ay kumain na po kami. Kailan? Unsang araw po? Dinada ako sa biro. Pero required tayong makitaan ang magandang ugali. Huwag controlling mo yan. Sabi na, hey, kung ayaw na Diyos sinabas ko yung pangit na ugali, bakit ako hindi yung pangit na ugali? Hindi, talagang pangit lang. Sisisihin mo pa ito sa'yo, no? Sabi po niya, ipakita mo ang kagandahan mo, inuutosan ka ng Diyos na magpakita ng magandang ugali. Kababasa natin. Apektado ang Diyos kapag hindi ginagawa ito. Alam mo na pumunta ka na trick siya, bakit tinago yung ulam? Hindi. May hinahanap ang Diyos sa atin na kailangan makita. Required na mapakita natin ang pagandahang ugali. O sige, yung mga sagot na pinapatawag mo. Eh, ang Diyos naman ay hindi pa tapos sa atin. Amen po ba? At sabi niya nito, labit na po ako, sabi niya, marami nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, eto na. Ito palagi natin binabasa, pero alam niyo ba ito, required? Required! So yung uniform ko sa school ay required. Ang ID sa school ay required. Ang attendance sa school ay required. Hindi ka nabibigyan ng diploma mo. Ang isang requirement sa mga Kristiyano, kaya hindi na sasagot ang prayer. Ito pong sinasabi niya dito, huwag kayong nag-worry. Pero paano kung ganito na, ganyan-ganyan, too late na para mag-worry. Required sa atin ang hindi nababalisan. Kapag ka ikaw ay nag-wiwiam at malapit na at maliit pa, hindi na paint ang kikilos, worry na. Bakit? Oh, yun na, oh, yun na, oh, yun na. Mamaya, magpupuk siya. Kung sino man po ang hinihilo. Alam ko na, pag ganun si Myra eh, bakit? Sumusobra na ang paint. Alam ko na eh, nararamdaman ko na ito eh. No? Kung sino, Lord, you are not, Lord, your hand is not short. Never too late. Pero ang napapasa ko, ang yung kamay hindi maiksi para abutin. Pero ano bang ginagawa ko? Nag-demiclare ka naman. Wait. No, pero nararamdaman ko na yan eh. Pero alam niyo ba, na kahit ano mangyari, hindi na maganda, ayan na, nakikita ko na. Mga kapatid, ang isang hadlang ko sa prayer ay yung worry. Hindi sasagutin ng isang prayer ng worry, ng may worry. Kasi, ituloy ko na po ha, sabi niya, huwag kayong mabalisan tungkol sa anumang bagay sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Si, sabi niya, huwag kayong nag-worry, hingin nyo lang sa Diyos ang kailangan ninyo ng may pasasalamat. Ano yung sabi ng pasasalamat? Ang pinitiwala mo na sasagutin ng Diyos. Nakuha nyo mga kapatid, ito yung mga top-notch. Pinag-uusapan po natin yung mga top-notch na ugali na dapat litaw na litaw. Yung andun sa ibabaw.
Ay, ano bang ugali ni Aling Mayran? Eh, si Pastor Romano nakakalam. Ako, konti. Pero, lahat ng ugali mo, yan ay dapat nasa under, ilalim, doon sa baba. Kasi ito yung mga nagustuhan nasa ibabaw. Katulad si Jenny, katulad si Nanay, si Tatay. Yung mga personality natin dapat nandun sa baba at nandun, ito yung mga ugali na nagustuhan Diyos nasa ibabaw. Hanggang sa darating yung ugali mo, wala na. Napakita na ng ugali ni Jesus. Hanggang sa mamaya, hindi na makita yung ugali mo ikaw. Nandun na lang sa baba. At ang mga ugali ito, itong binabasa natin, ang gusto ng Diyos na makita sa iyo. Alam niyo ang kapalit nito? Ayan o. Oh. Asan yung mga manunugtog dati? Verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hinihingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat. Ang bunga po ng pagsunod sa mga ugali nito ay answered prayer. Nagyan pa po kayo. Sino po ang gusto masagot ang prayer? Akala natin by faith lang. Yes, totoo yun. Pero required yung ugali. At ito po, pinapakita ko na po sa inyo, hindi po pwedeng wala ang mga ugali na ito kung gusto namin masagot ang panalangin natin. Sa halip sa niya, mag-pray kayo. Tinginin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ito ang, binabasa ko lang po ha, ito yung mga ugali na makakakuha ng sagot sa prayer. At sabi niya, at ang hindi malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. Yung pwersa na babalot sa puso mo, sa isip mo, dahilan ito ang pinapahiral ng ugali. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip. Iingatan ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan ng katalinigan ng Diyos kasi ito ang ugali ipinaiiral ng mga Kristiyano. In other words, kung hindi mo pa iiral ito, wala doon kung masagot ang mga prayers na yun. Sayang! Sayang! Kasi sigurado ko po, si Pastor Julio, ako si Pastor Eli, at iba pang mga pastor na nandito, ayaw namin na may dagdag lang ang miyembro. Ang gusto namin matagumpay ang mga miyembro. At ito yung mga ugali, sabi niya gano'n, pagkakyan na yung problema, steady ka lang. Steady lang. Pag-uuri. I-prioritize mo ang pagdating ng Panginoon. At ang hindi nalirin na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pangpangitan ng Diyos. Anong kanta na kaya? Tataas kita, tama? Pag-uulihan ka, kaya't mahihintahan ako. Iyayaan ang sawa, pag-iingat na pangalaman. Yeah.
yung mga babae dito. Kailangan na
Narinig ang boses na nagsasabi, hindi pa ako tapos sa iyo. Narinig pa ako tapos sa iyo. Something na marami pa akong pagkato, marami pang i-accomplish, marami pang aabutin, marami pang i-construct. Hindi pa tapos ang assignment ko sa iyo. Alam mo kung sino ka. Makaka-message ito para sa simbahan. Hindi pa ako tapos sa iyo. Mahaba pa ang kalsada. Huwag kang aatras, huwag kang lilipo sa kanan, huwag kang lilipo sa kaliwa. Patuloy mo lang akong sunda. At dadalhin kita sa mas maganda pang lupain na iyong sasakupin. Marami pang trabaho, marami pang gagawin. Dahil kung saan kita akayin, doon kita pagtatagumpayin. Nagsisimula pala ng Diyos para sa iba. Mag-isipin, iniwan na kita. Hindi kita tinawag pababa, laging pataas. Upang kung nasaan ako, ay narukong ka rin. Hindi pa ako tapos sa iyo. Alam mo naman, kapatid, nakikita ko parang kunin mo itong salitang ito, kunin mo yung pangarap na ito. Kasi yung nasa puso mo, yung nasa pangarap mo para sa akin, hindi yan ang Panginoon, ay hindi galing sa iyo. Ako yan. Ako yan. Madalas akala mo ikaw ang nag-iisip, nagpa-plano, nag-aadita. Ikaw, akala mo ikaw ang nag-i-desire, pero ako yan. Ako yan. Kaya huwag mo bibitawan. Huwag mo hahayaan. Pulutin mo. Pulutin mo. Huwag mong bibitawan dahil wala nang ibang pupuhan. Ang pangarap na ito, ang plano na ito, ilagay ko sa harapan mo at pinaganda ko sa mata mo. Kaya gusto mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Sa inyo po na mga nag-aangat ng maganda, masarap, mabuting buhay sa Diyos yan. Yung maraming pang tao makakilala sa Panginoon, hindi ikaw yan sa Diyos yan. Yung makatulog ka pa sa iba, sa Diyos yan. Yung maabot mo pa yung mga lugar na hindi naaabot, sa Diyos yan. At hindi ko ibibigay sa iyo ng walang kahalong tagumpay. Nagsasalita na po maganda ng prophecy. Wala sa plano ng Diyos kung pipikapin mo at magiging goal ng buhay mo. Wala sa plano ng Diyos na bumalya ka. Hindi ko na ako yan, sabi ng Panginoon. Sumabi mo ang mundo. I'm not going to be able to do that.
Thank you.
Thank you.
Closing na po tayo. Alam niyo po yung time na nakita ni Pastor Mulo, kasi mo lang ibigay sa kanya. Ikaw ano? Ah, kaya pala nakatuloyan kayo. Kaya hindi kahit na rin lang kasi na makatuloyan. Ayun. No? So, okay po. Tingnan niyo po, no? Naimbitahan lang. And yet, ang gusto kasi may pangarap dito eh. Ngayon, siguro, nagsimula sa aming mga matatanda. No? Pero yung pangarap na yun, binalalim sa kaupan. Tama? Kaya rin naman ito eh. Ngayon, na-pick up ng iba. Hanggang sa iyo na nga, si Pastor Mulo. Na-pick up ng iba yung pangarap na yun. Na-pick up nila ating Marley, nila Kuya Mike. Pwede nga, no? Ito, pero pinagawa ko ako si Nanay. Asan ba? Asan siya? Pahalang sa akin ganun niya, hindi naman po, sabi niya. Asa na po siya? Nangyayatela. Ako kahalangarin mo naman. Nangyayatela ko lang, nag-closing na po tayo. Halin po ka. Salamat mo sa gawin. Patuloy ka. Kailan po kayo para hindi kayo upupo ka lang po. Ito po si Nanay. Alam niyo po, ang mauban church na ay malupo. Tandaan niya, no? Alam niyo ba, no? Sa kanila na nagyari ng speaker, bumulan pa ako, magpapadala pa ng speaker dito. Pero alam ko eh, maraming pwede magsalita. So, develop na. Si Nanay Adela po, siya po yung nagdala ng mga kabataan. No? Aba, sumig lang. No? Dahil natutunan niya naman naman ako. Dahil parang naluray niyo po. Maraming pong salamat sa inyo, no? Kasi tinalan niyo yung mga apo niyo. Yung mga kabataan, ang alam ko, isa itong si Ana, si Arne. Kung tama ba? Amen. No? Eh, itong ano eh, bakit ako oh, ngayon pa yan kung yung matabaka? No? Isa siya na kaya naman yun eh. Si Bernie, si Julian, si Julian. No? Ang maraming salamat po. Kasi may ka, okay po. Ngayon, na-pick up yan yung kumplano ng testing ko. Na unti-unti na pick up ng mga tao. Kaya sabi na, asa siya okay? Hindi ko siya okay? Asa siya okay? Okay. Tamang tao. Halika.
ay tumawag sa amin na sabi niya, Pastor, tulungan niyo po na dito po sa magtatrabaho sa Manukan. Ito ay bunga ng for housing. Yung home housing na yun, abisyo ni Pastor Olo. The search and rescue. Asan yung housing na yun? Ano? Ayun po. Kasi yung for housing ay ang laking gastos mo, Brad. Ang laki yan na pinagawa ng Diyos sa mga taga rito para makuha ka. Para maayos ko ka. Tapos kay Kura ka lang pala babansa. No? Ay, hindi ka lang sa mga rito yan. Ito po yung pastor at magiging tatay na. No? So, isa lang siya. Napikap yung pangarap ko. Hindi naman siya para sa maupang eh. Para sa ilang lugar siya. Kasi nung pinayunan niya sa maupang, iniisip niya yung mga lugar na yun. At napikap na. Di ba sir, okay? Eh, wow! No? Pastor na. Ayan. Ngayon, lalagpasan na natin yung iba kasi hapon na eh. No? Mayroon isang nakapikap na nakikita ko, promising. Promising. Nakikita ko dahil na parang nasagal niya yung pangarap ng Diyos sa mga upad, si Mara. Mayroon ko na. Tama ba rin gusto? May something sa kanya na iiwan ang lahat, pati boyfriend. No. Ay, hindi ko talaga lang ihantay. Ito si Mara, ito ba may boyfriend? Ah, wala. At least wala kong iiwanan. No, pero, mayroon sa kanya na pangarap ng Diyos sa kaupan na nakikap niya. Na ito yung mga missionaries mo. No? At hindi naman ako naniniwala pastor siya. Naniniwala kay evangelist. Pero naging evangelist yung naging pastor sa mga ako. Kaya yan, marami kong tenge. Hindi ko alam sa dali na gusto ko yung pakaya na yun. Sabi niya, pakaya na sumawit si Maran. Kasi may something sa iyo na alam ko nakikipag-agawa pa ang kalooban ko. Pero alam ko lang kung sino mananalo. No? Sabihin nga sa katabi, mapakilihan siya, may something dito sa bata mo ito. Sabihin nga sa katabi niya, naganap na naman ang kalooban ng Diyos. May something sa kanya na hindi ka lang mapupunto eh. Pero nakikita ko po na may buto. May itinanim ang Diyos sa kanya na galing dito. Sino yung narinig mo dito? Sino yung nakakalugin mo na rito at nakalim ang Diyos? Galing dito po yun. Sa inyo yan. Ayaw siya yun. Ang pangpato mo. Para paan na nakakalugin sa ibang lugar. Ito po ay ito na pamitin ko. Kaya, praise the Lord, tayo po. Salamat po ako sa inyo na nagbubuhay. At saka at the same time, maraming salamat na ito na may silent po. Maraming tayo tingnan ka. Sa mga lang magiging ng papaya. So, may mga sana na buong pagpapayon na ako kami. Sige. Pray na kayo, lang. We'll be right back.
Thank you.